No one, listen, no one can serve two masters. Hindi ka pwedeng sa yaman o sa panlupa at saka sa Diyos. Hindi pa pwede. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, and he will be devoted to one, despise the other. You cannot serve God and wealth. Napakalinaw ho niyan. Kaya maraming tao po, hindi lang pinapansin yan. They want to use God para sa kanilang advantage. Kaya maraming nagagalit sa Diyos pag hindi sinasagot ang kanilang pananangin. Hindi totoong Diyos, hindi ka sinasagot ang pananangin ko. Kasi, hindi ka talaga naglilingkod sa Diyos. Ginagamit mo ang Diyos para paglingkuran ka. Are you following? Kaya, how would you know na you're serving God and not wealth? How would we know na ang pinaglilingkuran natin si God at hindi wealth? Gusto niyo malaman? Sa test of control, paano? Kapag lagi tayong worried, look at this, you cannot serve God and wealth. For this reason, as I say to you, do not be worried about your life. Kasi ang worry, control yan eh. Kaya ka nagwo-worry kasi nawawalan ka ng control. Isip po, ikaw ang Diyos. Inisip natin tayo yung Diyos. So, we're playing God. Kaya sabi ni Pastor Peter last week, you are not God. Pinagdidina, you are not God. So, napaka-importante isip natin, oh, hindi ako ang Diyos. God is God. Hindi ako may control. Kaya hindi ko kailangan mag-worry. Diba? Kailangan ko magtiwala sa Diyos kasi mas alam niya kung anong gusto niya. Hindi ko kailangan pagpaproblemahin kakainin ko at yung iinumin ko, yung katawan ko. Hindi ko iisipin yon. Yung ano, maganda ba ako? Hindi. Si God may hawak niyan. Sa totoo lang, the more na hindi ka nagwa-worry, mas mabata ka pa nga. Okay ba yan? Sino dito lagi nagwa-worry? Pakita sa kamay. Be honest. Be honest. Sa mga hindi honest. Alam nyo, pag lagi tayo nagwa-worry, hindi tayo nakatingin sa Diyos eh. Akala natin ang buhay natin, hawak natin. Friends, ulitin ko ha, hindi ka mamamatay kung hindi pa tapos ang Diyos para sa'yo. Nagkakantindihan. Pero kung hindi mo gagalang si God, tapos ka kahit hindi ka papatay. Are you following? Now, kaya importante ito. Kaya tinan nyo sabi ng Bible, tinan nyo ha, do not worry, what will we eat? What will we drink? What will we wear for clothing? Sabi ng Lord, for the Gentiles, those people who do not know God, eagerly seek all these things. Mga hindi kilala si God, at hindi la tatay si God, at hindi la master si God, yan ang lagi nang hinahanap. Iniisip nila, anong kakainin? Anong susuotin? Anong, paano kami lilikom ng maraming pera dito para sigurado sa kinabukasan ko may rom na kusalapi? Ang kinabukasan, hawak ni God. Hindi ko sinasabing hindi tayo responsable. Responsable tayo because we do things according to God's ways. Alam ng Diyos, alam nyo lahat yan. Kaya nga, if God is our God, ang hahanapin natin ang kanyang paghahari. Ang hahanapin natin ang kanyang katwiran. Hindi tayo makikipag-compromise sa mga maling gawain, sa mga katiwalian. And all these things will be added to you. Ano sabi ng Lord? Siya magbibigay sa'yo ng kakailangan mo. So, do not worry about tomorrow. Nagkakadinihan? Hello? Ngayon, ang tanong ho sa atin ganito, sino ang ating treasure? Kaya nga ho, binabalik ko sa ating puso at sa ating isipan that our treasure must only be God. Si Jesus lang. Tingnan niyo sabi ng Lord, that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, attaining to all that wealth that comes from full assurance of understanding, wealth that comes from the full assurance, resulting in the true knowledge of God's mystery, that is Christ Himself, in whom are hidden all the treasures of wisdom and of knowledge. Kaya ang una hong bagay, kaya nga pinagpipili tayo, treasure in heaven, perspective, and God, ano ibig sabihin nun? Or master? We choose Christ to take over. Are you following? That He is our only wealth. Siyang ating yaman. Napaka-importante. Bakit to si Jesus? Pag-isipan niyo mabuti, and I will end. Pag-isipan niyo mabuti, lahat ng yaman sa lupa, kailangan mong mag-boost ng totoong lahat ng energies mo para makamtan mo ito. Nakakaintindihan? Ang yamang si Kristo, siya ang nag-iwan sa lahat ng comfort ng langit, lahat ng yaman dahil pag-aari niya naman lahat ng bagay, bumaba sa lupa, para ano? Para ikaw at ako ay kanyang mabigyan ng pagkakataong maranasan ang yamang ipinagkakaloob niya sa ating lahat.